Kamusta ang barkada? Nagbabalik na naman tayo sa Kada Kurap, mga kabarkada. Paninindigan ko na, kurakot na ako, mga kabarkada. Pero nandito tayo sa may shopping district, mga kabarkada, kasi kukuha ako ng diamonds dahil balita ako, marami nang bumili dito sa shop natin, mga kabarkada. Walang bumili ng Sick Touch ko, but walang bumili? Ayun, may bumili ng efficiency 5 natin at 8 diamonds yung binayad nila, mga kabarkada. Kasi nagpalit na po ako ng presyo, kung nakikita nyo, each book is 5 diamonds only. Ayan na, hindi na scam yan ha. Lahat ng libro na nakapaloob dyan, 5 diamonds na lang, para hindi na magreklamo yung mga tao dito. Pero ngayon nga, mga kabarkada, andito tayo sa shopping district kasi pupuntahan tayo ni Ken. May bibilin tayo kay Ken, mga kabarkada. Sobrang halaga nung bibilin natin kay Ken, kaya hihintayin natin siya dito sa shopping district. 2 diamonds. 1 ping ka na lang. 2 diamonds per stack? Yes. Bigyan mo ako ng 3 stacks. Ito ang aking 6 diamonds. Yan. Ngatayin mo ang aking diamante. Pagka ako si... But string, sabi ko spider eye. Spider eye. Tawa-tawa mo yan. Spider eye ba? Spider eye, sabi ko. Balik. Ulit. Ay, tinangay mo yung diamonds ko. Sigurado mo bumalik ka dito pag di ka bumalik. Kala ko string eh. Ikikik kita. Ay, sabi ko spider eye. Balik ako. Kailangan mo ba ng mending? Wala, meron na ako. Ah, kailangan mo ba ng... Mahal eh, 5 diamonds. Fortune 3? Oh, Fortune 3, meron ka na yan? Meron ka na Fortune? Meron na ako. Meron na. May efficiency 5 ka na ba? Wala. Wala, ayan. Yan ang kailangan mo, efficiency 5. Kasi kapag meron kang efficiency 5, mabilis ka makakapag-mina. Ang hanap ko ano eh, Protection 4. Protection 4? Wala ako niyan. Wala pa. Hintayin mo. Dadami ng tinda ko dito. Apat pa lang ang meron ako. Actually, 5. May unbreaking 3 na rin ako. Mamaya, magre-rest ako unbreaking 3. Pero akin yung spider eye ko. Akin na yan. Bayad na yan. Oy, wala pa. Wala pang bayad. Oy, ano wala pa? Binigay ko na sa'yo. 6 yun. Na-record ko. Nakikita mo tong axe ko na to. Pag pinokpo ko sa'yo to, hindi mo na makikita ang kinabukasan. Yan! Tama yan. Anong ginagawa ni Street sa shop ko? Maraming salamat, Ken. Maraming salamat. May panggawa ka na ng boots. Iskam bata ko eh. Hindi ka na-iskam. Ikaw nagbigay ng presyo eh. Bibili ako. Ikaw yung nagbigay ng presyo. Ayan, tama yan. Ayan, may efficiency 5 dyan. Ito. Ayan! 5 diamonds only. 5 diamonds. Ano ang mahal? Kapag bumili ka ng efficiency 5, hindi ka na bibili ulit. Ganon kalupit ang efficiency 5 ko. Dali na! Sige! Yan! Okay na yan. Maraming salamat sa 1 diamond. 1 diamond lang ako dun ah. 1 diamond na 3 stacks of spider iron. Maraming okay, so off cam, mga kabarkada, may pinaggagawa ako dito. Kung nakikita nyo, meron ditong dirt, ano ba to? Dirt prison. Meron ditong dirt prison, mga kabarkada. At kung nakikita nyo, meron na tayo unbreaking 2E, mga kabarkada. Alright, may bibenta na tayo. Yan yung pinakamahirap kunin pagdating sa mga librarian. Mas mahirap pa yan kaysa sa mending, mga kabarkada. Sobrang tagal kong ano yan, tagal kong hinanap yung unbreaking 3 na yan. At sobrang dami na rin nating villagers dito, mga kabarkada. At syempre, isa sa mga kinailangan ko ay spider eye, mga kabarkada. Para mura ang trades, mga kabarkada, magkukure tayo ng mga zombie villagers. So gagawa tayo ng redstone contraption na kung saan kapag nilagay natin sila sa minecart, mga kabarkada, magiging zombified villager sila. So ang kailangan ko lang, mga kabarkada, ay mushroom. Wala akong mushroom dito, so pupunta tayo sa dark oak forest. Alright, sige. So may nakalagay ditong gift, tapos may puso. Subscribe to your favorite. Ano ba yan? Basura. Kala ko pa naman anong regalo yan. Pero ito nga, meron na tayong 29 diamonds na nakuha sa ating shop, mga kabarkada, kung nakikita nyo naman. Very nice, marami na tayong diamonds. Paano kapag ginawa ko tong blocks? Ilan ba ang blocks to? Uy, naipit ako dun. Ay, ilang blocks po ba ito kapag ginawa? Uy, 12 diamond blocks. Very nice yan. Sige, gagawin natin blocks yan. At isa pa sa mga kailangan kong gawin ay maghanap nga ng mushroom. Oh my goodness. Malam ko dito sa swamp, maraming mushroom na brown. Tsaka sa dark oak forest. Ay, totoo, ito yung kailangan ko, yung brown. Kailangan ko ng fermented eye of spider, mga kabarkada, para makagawa tayo ng weakness potion, of course. Kasi kailangan natin mag-cure ng mga villager para hindi na masyadong mahal yung trades nila. Para hindi na tayo mahirapan. So, kunin ko to. Hindi ko pa alam kung paano kunin to. So, feeling ko fortune. Makukuha ko ba ng fortune to? Hindi. Anong ginagamit para makakuha ka ng mushroom? What? Pwede mo to i-silk touch. Oh, pwede mo siya i-silk touch. Pero anong ginagamit dito para makakuha ka ng mushroom? Paano makakuha ng brown mushroom? Oh, ayun! Kinakamay nga lang. So, pwede ko siyang i-fortune. Try nga natin i-fortune to. Gumagana ba ang fortune dito na pickaxe? Feeling ko hindi eh. Tingnan natin kung gagana. So, random chance lang to. Kasi first time ko lang pong gagawin to. Nasisira ako ng ganito. Ayun, nakakuha nga. Oh, okay. So, kahit may fortune, parang walang effect. Parang ganun pa din. So, kakamayin ko lang to. Oh, pwede palang kamayin. At pwede rin siya i-axe actually. So, siguro, maganda kung fortune 3 na axe yung ginamit natin. Kaso wala ako nun. Pero nakakakuha naman tayo. So, goods na rin yan. Very nice. That you were looking for. Looking for what? Spider eye. Ha! I already bought. Aw, sad.
Meron ako dito. Magkano yan? Two. Dalawang piraso? Then, meron ako, nalaman ko na meron pala ako 15. Ilan ba kailangan mo? Nakabili na ako kay Ken ng 3 stocks. I want to do a transaction with you. About? Are we going to speak in English from now on? Yes, because this video is dedicated to speaking in English. So, good morning to our fellow international people. What about fortune? What do you want to do about fortune? I would like to buy from you. Yes, you can go to my store. I have a physical store. So, why come what for me? What is the coordinates of the physical store? The coordinates of the physical store is 0250. I'm here to barter with you. What do you want to barter with me? Are you supposed to be bartering the fortune tree with the spider eye? I have a good barter. I've seen that? Recently that you've been getting clickbaited by Kadercraft members. Yes. That they're all saying that yes. The S word, the S word. We do not say that. Oh, sorry, the S word. They keep saying that you are not trustworthy when it comes to selling. Yes. So my barter here is that I will pay what? 3 diamonds. 3 diamonds for what? And I will clickbait you. Slide the miner. Very trustworthy. Okay. That is guaranteed. Seller. That is guaranteed. Let's go. Let's go meet. And I'll put you like a happy face and everything. And then a thumbs up. And I'll review it 10 out of 10. Yes. Very trustworthy. That is good. You are free to do so. You put 3 diamonds there. Slide the miner, not scammer. Yes, that rhymes. That's good. Okay, so 11 na ng gabi mga kabarkada. Pero sobrang dami pa rin Kadercraft members na online. Kung nakikita nyo naman, bumabagsak yung ping natin mga kabarkada. Hindi ko alam, Globe, ano nangyayari sa'yo? Bakit bumabagsak ang ping ko? Kaya kung nakikita nyo, naglalag po ako mga kabarkada. Eh ako po talaga yung may kasalanan. Internet ko po. Kung nakikita nyo, nababawasan ako ng bars. Pero ito na, mag-restock tayo ngayon mga kabarkada. Kung nakikita nyo, naglagay na ako ng Unbreaking 3 dito. Meron pa ba akong Unbreaking 3? Wala na. Meron ako mga mending dito. Eh, naglalag na ako. Oh my goodness. Ako po yung naglalag, no. Hindi ko po alam anong nangyayari kay Globe, ha. Nagbabayad naman po kami na maayos. Bakit nyo po kami ginaganito? Okay, mag-restock tayo. At kung nakikita nyo naman, dumadami ng pambili natin mga kabarkada. Kasi marami na tayong pwedeng i-trade. Marami na tayong napoproduce na sugarcane mga kabarkada. At syempre, marami din tayong maibebenta ng Fortune 3. Alam ko marami na nangangailangan ng Fortune 3 kaya dinamihan ko na i-stock. Ang bilis na ubus mga kabarkada, kung nakikita nyo naman, nauubos kagad yung stock na nilalagay ko dito. Ayan, meron na rin ako Smite 5 mga kabarkada, ibibenta natin yan. Ayan, lalagyan natin Smite. Unti-unti na nauukumpleto ang lang libro na ibibenta natin dito mga kabarkada. Ito, lagyan natin efficiency, isa lang nakuha ko. At kailangan ko pa mag-produce ng maraming emerald at the same time, maghanap pa ng mga libro na ilalagay natin dito. Kukumpletuhin ko lahat ng enchantment na pwede nating ibenta. So, nakalimutan ko gawin mga kabarkada. Ito nga pala, meron na tayong mga blaze rod dito. So, gagawa na rin tayo ng ender chest mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman, Eye of Ender. Hindi na natin kailangan gumawa ng maraming Eye of Ender kasi nakita naman na ni B yung stronghold mga kabarkada. Meron na tayong Ender Chest. Very nice. Alright, may Ender Chest na tayo. Dito ko nalalagay yung mga diamonds ko. Naglalag talaga ako. My goodness. Tingnan mo. Ako lang yung may mababang ping ha. Hindi naman mababang ping. Mababang signal yan. Yung nakikita nyo, 2 bar lang ang meron ako. My goodness. Ano nangyayari Globe sa'yo? Ano nangyayari ha? Okay naman tayo eh. Okay naman tayo. Bakit ka ganyan? At isa din sa mga gagawin natin mga kabarkada ay gagawa tayo ng brewing stand. Alright, kasi kailangan natin ng cleric mga kabarkada. At the same time, kailangan din natin gumawa ng mga potion eh. So ilalagay ko yan dyan actually. Ay hindi, dadalhin ko tong ender chest na to eh. Bakit ano? Hindi, kailangan natin dalhin yan. Sa task ko na siguro ilalagay itong brewing stand yan. Kailangan natin gumawa ng mga weakness potion mga kabarkada. Kasi yung weakness potion ang magiging susi para maging mura ang mga benta ng mga villager. Of course, syempre naman. At gagamitin natin yung spider eye at yung nakuha natin na brown mushroom. Actually, isang stack lang naman kailangan ko. Kailangan natin ng sugar cane. Asan yung mga sugar cane ko? Teka, kukuha tayo dito sa aking sugar cane farm. Tingnan mo, bumabagsak yung ano ko, signal ko. Mas mabilis pa yung internet ni Ken kesa sa akin. Tingnan mo, ano nangyayari? Oh my goodness, Globe, ano na? Globe, ano na? Globe, ha? Ayusin mo, Globe, ha? Naglalag ako. Okay, gagawa tayong sugar. Tapos gagawa tayo ng fermented eye. Ganito po gumawa ng fermented eye. Kung nakikita nyo naman. Alright, tapos makakagawa na tayo ng ano niya, ng weakness potion na maraming. Kaso isa sa mga kailangan natin ay syempre golden apple. At the same time, kailangan din natin ng gunpowder. Yun yung kulang ako. So hindi ko kaagad siya magagawa. Pero makakagawa ako ng ano, ng isa siguro. Maybe, malay natin. Hindi ko alam.
Meron akong 3 glass. Alam ko meron pa akong glass dito eh. Saan ko nilagay yun? Oh my goodness. Where did I put the glass? Hindi ko kailangan ng nether wart. So, ang kailangan ko lang ay fermented eye, bottle of water, tapos gunpowder. Yun ang wala ako, gunpowder. Patay tayo dyan. Pero kung sisimulan na natin siya ngayon, tingnan natin, lagay tayo ng isang blaze powder dyan, tapos lagay natin ng 3 bote at lagay natin ng fermented spider eyes. Okay, digawin na rin natin sa kabila para sure. At ayan na nga, gumana na siya. Weakness, kailangan na lang natin mga kabarkada ng gunpowder. Oh, diba? Very nice, meron na tayong weakness potion. Alright! At gagawa na rin tayo ng cleric, of course. Gagawa tayo ng cleric ngayon. So, isa sa mga plano ko mga kabarkada, i-separate ko na yung iba pa nating mga villager dito. So, temporary lang naman to mga kabarkada tulad ng ating sugarcane farm na nadagdagan ng dalawang floor mga kabarkada. Kasi medyo nakukulangan ako sa paggawa ng sugarcane. Kailangan mabilis na mabilis. Baka nga gawin ko pang 10 floors yan mga kabarkada. Temporary lang naman yun mga kabarkada kasi kailangan ko lang talaga ng emeralds para sa quartz mga kabarkada. Kasi sobrang hirap talaga mag-gather ng quartz mga kabarkada at sobrang limited lang yan sa nether. Kaya hindi ako pwede mag-mining. Kaya ang ginagawa ko, nagpaparami ako ng mga farms para may ibenta tayo sa mga villagers natin. At the same time mga kabarkada, habang nag-AFK ako sa sugarcane farm natin, ay may mga nakukuha na rin tayong iron dito kung nakikita nyo naman, napakalupit. Nakaka 4 stacks na tayo ng iron. Ang liit lang ng iron farm na to. Sobrang liit lang nito mga kabarkada. At itong area na to mga kabarkada, dito natin ilalagay yung mga villager natin para ma-separate ko na sila kasi medyo magulo sa loob. Teka, punta tayo sa may loob. Napakagulo na dito mga kabarkada. Hindi ko na mahanap kung sino yung mga villager, kung saan-saan sila pumupunta. At ang hirap makipag-trade kasi kung sino-sino yung mga yan, halo-halo. So ang gagawin ko is separate ko sila yung ibang mga kailangan ko. Tapos yung iba matitira dito kung kailanganin ko pa mag-breed ng iba pang mga villager. So gagawa ako ng isang mahabang ano dito, parang trading hall para diyan na lang ako iikot-ikot, hindi yung parang naghahanap pa ako dito kung sino yung mga na-trade ko, sino yung mga hindi ko pa natitrade kasi sobrang nakakalito talaga mga kabarkada. At ito mga kabarkada, kinuha ko yung bamboo na to kay La Jade at syempre bumili din ako kay Jade ng bamboo kasi kakailanganin ko pa yan. Gagawa ako ng maraming farm mga kabarkada kasi kailangan na talaga natin ng maraming emeralds kasi kung nakikita nyo, gawa ako ng gawa mga kabarkada, gawa ako ng gawa ng farms, gawa ako ng gawa ng mga buildings pero hindi ko nagagawa dapat yung pinaka purpose natin. Tingnan mo, hindi pa nga tapos yan, may kulang pa sa taas. Kasi kailangan ko ng emeralds mga kabarkada kasi yun lang yung tanging paraan para makakuha tayo ng maraming quartz. At hirap na hirap ako mag-build kasi wala akong quartz. Punong-puno na dapat ng building to kaso hindi ko pa mapuno. At kung nakikita nyo, habang naghihintay ako ng mga quartz mga kabarkada or ng emeralds, ay nagte-terraforming na ako ng medyo maayos-ayos para magbibuild na lang ako ng magbibuild. Pero hindi pa yan yung final terraforming natin. Kung nakikita nyo naman, parang ano talaga siya, pantay-pantay talaga, modern na modern mga kabarkada kasi yan yung tema natin ngayong season mga kabarkada. At syempre papatagin ko din yung part na to. Marami tayong papatagin. Pero yun nga, siguro ang gagawin ko muna, ililipat ko muna tong mga villager na to dito kasi mahirapan talaga ako i-transfer to. Akala ko madali lang kasi nasa isip ko, hintayin ko na lang maggabi tapos ayusin ko na lang yung mga bed nila. Pero mukhang napakahirap nito mga kabarkada kaya kailangan ko sila ilagay sa mga boat. Ayan, sige, pumunta kayo sa mga boat. Oh, sino pa hindi nakakasakay sa boat? Oh, libre sakay, libre sakay, libre sakay sa boat, libre sakay. Yan, mission success. All right, lahat na sa boat na. Goods na yan, goods, goods. Okay, unahin ko na to isang mason na to kasi kailangan ko talaga i-separate yung mga mason. Sila yung mga mahalaga mga villager. Hello golem, galit ka ba sa akin? Okay, hindi siya galit sa akin. So panigurado, tatakas tong villager na to. Kaya ang kailangan natin gawin ay kubera natin tong area na to para hindi talaga siya makatakas, para wala kang kawala. Alam ko na, lolokohin ko na lang tong villager na to. Oh, dali, may daan dito, may daan dito. Dali, may daan dito. Oh, joke. Oh my goodness. Sige, sige, sige. Isa pa, isa pa. May daan dito, may daan dito. May daan dito. Okay. Oh, hindi ka na makakalis dyan ka na. Akala mo, hindi mo ako maluloko. Dyan ka na. Hindi ka na makakalis dyan. Alam ko na ang technique, alam ko na. Kailangan natin butasin yung likod para iisipin nila na may daan sa likod at dun sila lalabas. Ha, hindi ka na makakalabas dyan. Diyan ka na. Hindi mo ako maiisahan. So yan ang mga kabarkada, unti-unti ko na nalilipat yung mga villager natin dito kung nakikita nyo naman. At syempre, tamang mining lang din ako mga kabarkada habang hindi nagre-recording. Syempre kapag nagpapahinga ako mga kabarkada, ang tanging pahinga ko ay pagmamining mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman pati yung mga granite at diorite na papakinabangan natin mga kabarkada para ibenta sa ating mga mason mga kabarkada. So asan yung diorite? May bumibili ng diorite dito. Asan na yun? Asan yung bumibili ng diorite? Kailangan ko ibenta yung diorite na to. Ayoko na sa'yo. Ito. Ayan no. Binibili niya yung diorite. Nagiging pera. Ang basura talaga. Literal na basura ang diorite. Tapos nagiging pera siya dito sa Minecraft. Oh. Diba napakalupit? At syempre, nabibili na natin yung mga kailangan natin tulad ng quartz mga kabarkada. Diba napaka-useful nito mga kabarkada, itong villager trading
mulat. Hindi ko na sila kailangan lagyan ng beds. Kanina kasi mga kabarkada nilalagyan ko pa ng bed. Akala ko kailangan. Yung pala hindi na. Hindi na pala kailangan yun. Ang kailangan mo na lang ay yung workstation. Yun na yun. At syempre may mga Fletcher din tayo dito, of course. At kung nakikita nyo naman dito mga kabarkada, unti-unti na ako naghahanda para sa susunod nating build. Syempre malalaman nyo yan next episode. Kung nakikita nyo, nag-iipon na ako ng block of quartz dito. Tapos maglalagay ako ng mga furnace dito para gawin ko siyang smooth quartz. Syempre ayoko ng block of quartz na ganyan. Ang pangit niya, may outline eh. Buti pa yung smooth eh. Ayun, oh, tingnan mo, ang ganda tingnan sa malayo, oh, 'di ba? Very nice, pero kulang pa rin yung nasa ibabaw, hindi ko pa rin nalalagyan. Wala pa kasi akong string mga kabarkada. Gusto kong gumamit ng scaffolding. Tingnan mo, napakadami ko ng bamboo dito. Hindi ko naman nagagamit kasi wala akong scaffolding, wala akong string. So kanina mga kabarkada, nag-enchant ako ng spada. Tapos ang nakuha natin, smite 4. Bakit is smite? Bakit hindi niyo na lang ako bigyan ng sharpness? Bakit ba puro smite yung binibigyan nyo sa akin? Bagaman gusto ko naman ng smite mga kabarkada, pero bigyan nyo naman ako ng sharpness. Espada ay sharpness kapag smite sa axe yan para malupit. Syempre lalabanan natin yung wither mga lamang yun. So enchant natin tong sword. Sana sharpness. Sana sharpness. Knockback 2. So magtitiwala tayo na sharpness to. Sharpness 3. Ah, pwede na rin yan kaysa smite. Okay, pag combine na natin tong dalawa, mauuna to, tapos susunod naman ito, oh, diba? At syempre mga kabarkada, nakakuha din po ako ng Wither Skeleton Head. Kung nakikita nyo naman, very nice, nakakuha ako ng Wither Skeleton Head. Kaso hindi ko siya na-record mga kabarkada, random ko lang siya nakuha. Pero at least, diba, meron na tayong isang Wither Skeleton Head. Tingnan nyo naman, diba, malapit na. Isasummon ka na namin, pero unahin muna namin yung dragon, no? Ma'am, next time ka na. Dragon muna. So, andito tayo ulit mga kabarkada sa blaze spawner natin. Kasi aayusin na natin to ngayon. Kasi marami din pala nangangailangan ng blaze. Ano ba yan? Naglalag pa rin ako. Globe, ano na? Globe, naglalag pa rin ako. Bakit ka ganyan? Oh my goodness, papatay ako ng pigman. Ako, bawal yan. Yan ang isa sa mga pinagbabawal na jutsu. Kumalaban ng pigman. Oh my goodness, ano gagawin ko sa'yo? Ay, may butas ata to sa ilalim. Pwede ba kita ilaglag? So, hindi sapat yung torch. Kailangan kasi lava yung gagamitin. Pero wala akong lava. Mamaya pa tayo magkakaroon. At okay na siguro yan. Pwede na rin yan. Ang kailangan natin gawin ngayon mga kabarkada, kailangan natin magbigay ng 3 spaces dito sa may gilid. 3 spaces dito sa may gilid. Tsaka dito sa may gilid. Oh my good. Oh my goodness. Oh my goodness, ayan, okay. Smite kasi to, hindi kasi to sharpness 5 eh. Kaya medyo hindi masakit sa ani, sa mga blaze eh. Tapos, kailangan natin luwagan lang tong lugar na to. Tapos, kapag naluwagan na natin to, gagawin na natin yung mismong farm. Gagawin natin ngayon, gagawin na natin yung mismong farm mga kabarkada. Maglalagay tayo ng lava dun sa tigkabilang gilid. Which is yung problema natin ay itong mga blaze na to. Kailangan natin puksain. Mawala ka na sa aking paningin. Makulit. Oh, oh my goodness, nasira na yung helmet ko mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman kasi lagi akong pumupunta dito sa loob at kinakalaban to mga blaze na to. At aray, ayan na nga, ito na nga, ito yung problema ko actually. So kailangan natin patayin muna to mga to para makatrabaho tayo ng maayos. Ito pa, oh my goodness, kailangan kasi lava mga kabarkada ang pang ilaw para wala talaga mag-spawn. Pero magastos ang lava. So tatanggalin ko na to, panigurado dead na naman tayo dito. Kasi kailangan ko muna ayusin to. Dapat yung magiging itsura nito ay paganyan. Okay, paganyan yung magiging itsura niya. So tatanggalin ko na yung mga torch na to, which is delicates. So unahin ko na to pader. Dahil yung sahig madali lang tanggalin, yung pader ang mahirap. Okay, tanggalin na natin yan. Mag-spawn sila, bilisan mo. Ayan na, okay. Tapos lagay mo yung lava dito, lagay mo yung lava dyan. Takbo, bilisan mo. Okay, tapos lagay mo na natin ng harang dito habang wala pa naman. Tapos ang gagawin natin dyan, dahil dito yung mag-e-end yung hano, yung lava, kailangan natin maglagay ng funnel dito na kung saan itutulak ng lava yung mga blaze mga kabarkada. Kasi po sa 1.16 mga kabarkada ay natutulak na po ang mga mobs gamit ng lava. Tapos papalitan natin ng glass tong unahan para nakikita natin yung loob kung may nai-stack ba or ano. Pero ngayon gagawin muna natin to. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung lava para matansya natin kung saan sila malalaglag. At uy, sakto. Sakto. So dito natin ilalaglag yung mga blaze mga kabarkada dito sa may butas na ito. So ayan na mga kabarkada, tapos na ang ating blaze farm mga kabarkada. At gumawa na rin ako ng bridge pa uwi mga kabarkada. Pero kung nakikita nyo naman, nagpo-produce na siya ng blaze rod mga kabarkada. At itong ating ginawang redstone contraption ay para hindi sila lumipad. Kasi lumilipad yan mga kabarkada kapag hinampas mo. So itong nasa taas na to, nagpe-prevent para hindi sila lumipad. Tapos itong button na to, kapag pinindot natin yan mga kabarkada, iipitin niya yung blaze mga kabarkada. At kapag inipit niya yung blaze, at kapag pinalo natin tong blaze mga kabarkada, madali na lang siya patayin. Kapag may sharpness 5 ako, smite to, hindi naman to malakas eh. Pag may sharpness 5 ako, one hit na lang yan mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman, nagkakaroon na tayo ng blaze, syempre kailangan natin ng looting tree para mas marami tayong makuha mga kabarkada. Kung titingnan nyo naman, pag binuksan ko, bumabagsak na sila mga kabarkada, napakadami na kagad. Marami yan, na-stack lang sila sa itaas. Ayusin natin yung gagawin kong glass yung mga daanan doon para magpa-pathfind sila. Tingnan mo, ang dami oh, bumabagsak na sila. So kapag nilagay natin, ayun, may lumipad na isaw. Tapos kapag inipit natin, kung nakikita nyo naman, ayan na, kung nakikita nyo, naiipit na silang lahat. At
kapag naipit na sila ng lahat, pwede na natin sila patayin mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman, kailangan lang natin ng sharpness 5 tsaka ng looting 3. O diba? Very nice. Pwede na tayo magbenta ng blaze. Siguro dito ko na rin tatapusin itong episode na ito mga kabarkada. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. At mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pero yun lang para sa araw na ito. At hanggang sa muli. Goodbye! Bye-bye!